Jesus, don't be paid. Gather your family and be blessed today as today as we worship and praise the Lord. Let's welcome. Let's welcome. Let's welcome. Pastor Ruban and Sister Isabel Lucy. Yes! Thank you, Lord. Good morning, brothers and sisters in Christ. Yes, good morning, everyone. Welcome. A happy, happy Sunday sa ating lahat. To all our viewers, thank you for joining us today. We welcome you to our online Sunday service live dito sa Jesus Coffee Cabine page. I am Pastor Ruban and I am Sister Isabel and this brother AJ. Salamat sa Diyos. We're Jesus Coffee Church. Let us ready our hearts na sumamba sa Panginoon at magpuri, magpasalamat. And ready na natin yung ating mga speakers, project and bigger screens. Amen. Salamat sa Diyos. Huwag lang tayong mag-gather at makinig, kundi ihanda natin yung puso natin na ready talaga sumamba sa ating Panginoon. Yes, worshiper of the Lord, are you ready to praise and worship our Lord? Amen. Amen. Thank you, Lord. Ugain natin yung langit ngayon ng ating mga papuri at pagsamba upang makasambot natin ang kapangyarihan na ibibigay ng ating Panginoon ngayong umaga. Mga kapatid, tayo na tayo! Bangon! At sabay-sabay natin awitin buhay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Kaya ang mga nalalamig na mamatay sa pananampalataya, Lord, dalangin namin ngayong umaga muli mong bubuhayin ang kapangyarihan mo. Woo! Mga kapatid, sabay-sabay natin awitin. Si Jesus ang buhay nating Diyos. Tagapagligtas ng lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Thank you, Jesus! Praise our name! Coffee Cabine Church, let's go! Let's worship the Lord! Jesus, buhay natin Diyos, tagapagligtas sa lahat ng ating kasalanan. Oh,
Diyos. Sabay-sabay tayong umawit, Lord. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Tulungan mo kami malatiin, matatag, matapat, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, Lord Jesus. Kahit nakakaranas kami, Lord, ng kahirapan, nagipitan, Lord, patuloy ka namin pasasalamatan, patuloy ka namin itataas sa aming mga buhay. Hanggang sa muli, Lord, patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Oh,
nagtatipon sa iyong pangalan, Lord, at sa kalagitnaan namin, Lord. Narito ka, narito ang presensya sa bawat tahanan, Panginoon. Naniniwala kami at patuloy na mananampalataya, Panginoon, na ito ay sasagot sa mga panalangin namin, Lord. Ngayong umaga, salamat, Lord. Muli, nagpapasalamat kami sa loob ng more than 7 months na binibigyan mo kami ng proteksyon sa pamamagitan ng iyong dugo mo, Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, Lord God. Ang bawat pamilya namin, ang bawat spiritual leaders, ang bawat medical leaders, Lord God, government leaders, salamat sa patuloy na proteksyon laban sa virus na ito. And Lord, right now, in the name of Jesus, makapangyarihan ang iyong pangalan at niniwala kami sa pamagitan ng pangalan na ito na binabanggit namin, kayang-kaya mo pahintuin ang virus na ito, Lord. You will end this. Hindi mo na ito pangangalat pa, Panginoon. Hindi na ito makakapanghawa pa in the name of Jesus. At habang ginagawa mo vaccine, Lord, ipapabilisin mo na ito, Lord God, para papunta na sa amin, Lord. At makabalik na kami sa physical gathering habang hinahanda mo ang lupang pangako mo sa amin. Sa iyong simbahan, Panginoon, patuloy mong hipoy ng puso ng bawat isa, Lord God, na maging kabahagi ng lupa na pinangako mo. Lord, as we experience this new level, Lord God, maraming salamat, Panginoon. Binibigyan mo kami ng espiritu kapangyarihan, Lord, na para kami mabuhay, Lord, na may pananampalatay pagtitiwala sa inyo, Panginoon. And Lord, salamat, Lord Jesus, dahil ikaw ang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan ng bawat tahanan na patuloy na nakikinig at nananampalataya sa iyo, Lord. At maraming salamat, Lord, dahil sa nangyaring ito, maraming kaluluwa, maraming kamag-anak kapamilya namin na karyes ng salita mo sa iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon. At Lord, patuloy mo kaming bigyan ng mga pangalan na aming itatag ngayon. Ibabahagi ang salita mo, makatanggap sila ng buhay, Panginoon, buhay na walang hanggan sa langit, katulad ng pinaranas mo sa iyong mga anak, Lord Jesus. And Lord, ang apoy ng Espiritu Santo, yes, Panginoon, ang tutulong sa amin para lalo pa kaming maging malalim sa iyong salita, malalim ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, at makikita ang kapangyarihan nito, yes, sa bawat isa na nakikinig, nanonood ngayon, Lord. Salamat, Panginoon, dahil binubuksan mo ang aming mga mata sa mga pagbabagong ito. And Lord, salamat din, Lord Jesus, dahil ngayong mga oras na to, hinihipo mo ang mga kapatid ko, Panginoon, na nakakaranas ng anumang karamdaman sa kanilang katawan, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, anuman ang mga sumasakit, may mga nararamdaman, Lord, in the name of Jesus. You are the God, you are the great healer, Panginoon. Kung paano mo pinagaling ang lahat ng may sakit, Panginoon, naniniwala kami, parehong kapangyarihan pa rin, Panginoon, ang gagamitin mo ngayon. Kaya lahat ng naniniwala, nananampalataya, makakaranas ng muling kalakasan, panunumbalik ng kalakasan ng kanilang katawan. Salamat po, Panginoon, pinagaling mo na ang lahat ng kapatid namin na nakakarinig at nananampalataya ng kayang-kaya mo silang pagalingin ngayon, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Lord, dahil ang aming mga isip, ang aming mga puso, kaluluwa, pinapanatili mong malinis sa pamamagitan ng iyong salita, Lord God. And Lord, we are continuously praying for your wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa lahat ng mga desisyon na gagawin namin ngayon, Lord. Tulungan mo kami magkaroon ng pusong laging sumusunod, Lord, sa iyo, sa mga government leaders, sa mga pinagkatiwala mong authority sa buhay namin, Panginoon. And Lord, right now we declare that we will live and we will not die. We are strong in the Lord. I declare all is well with us and no sickness, no disease, no weapon, no work of the evil one formed against us will ever prosper. Nothing shall harm us day and night, for we are covered in the presence of the Most High. And Lord, right now, tinatanggap namin ang buhay. Tinatanggap namin ngayon, Lord, ang kapangyarihan mo. Tinatanggap namin yung kalakasan mo, ang nawalang mga kagalakan. Lord, binabalik mo ngayon at muli namin tinatanggap, Lord. Tinatanggap namin yung restoration sa mga mahal namin sa buhay, Lord. Yung transformation sa bawat isa, Lord God. At lahat ng mga tao makakasaksi ng kapangyarihan na ginagawa mo sa lahat ng mga anak mo at mananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. This will be a different service dahil mararanasan namin ang kapangyarihan mo na bumababa ngayon at
Ito'y sinasambot namin, Lord Jesus, ngayon. Puruin mo kami ng banal na Espiritu, Lord Jesus, ni umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. We praise you. Patuloy natin awitan ng ating Panginoon. Awitan. God is with us right now as we dwell in our praises. Sabi sa Psalm 22, nariyan ang Panginoon kapag tayo nagpupuri. Kaya binabati namin kayo again. Good morning po sa ating lahat. Welcome to our online Sunday service today sa Jesus Comfy Cavite. We praise the Lord for your life. Alam ko, ready ka na to receive the Word of God. And thank you for joining us as we worship and praise the Lord. Alam ko, you are blessed. You are healthy. God is giving us strength. Napakarami pong bakit tayo magpupuri, dahilan para tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Papuri, pagsamba, kaluwalhatian sa ating Panginoon. No? Thank you, Lord. And huwag po natin kalimutan, mga kapatid, i-share natin ang ating live video sa lower left corner ng iyong mga screen. Na doon sa screen mo, makikita mo doon yung share. Ayan, mag-share tayo sa ating mga wall. Salamat sa pagtatag ng ating mga kaibigan, kapamilya. God is so good to us, and let us share the gospel of the Lord Jesus Christ. Ayan, bukas nga pala po, Monday, simula na naman ang ating OPM, online prayer meeting. We invite you tomorrow as we start our new series. Alas 7 ng gabi, dito rin sa Jesus Comfy Cavite, we're starting sa isang napakagandang lesson. Isang linggo, pag-uusapan natin yan. And as we invite you then sa ating YouTube channel, mga kapatid, panoorin niyo po yung ating mga timeout videos. I'm sure na ma-inspire kayo, mabe-bless kayo, ma-encourage kayo with the Word of God. Kaya huwag natin kalimutan mag-subscribe, mag-like doon sa ating YouTube channel. Jesus Comfy Cavite. And please do like, follow, and
i-share po natin itong ating Facebook page. May option dyan na i-share and i-like natin yung ating page. Thank you, Lord. Again, let us continue to worship the Lord through our giving in the Lord Jesus Christ. Is that it? Ayan, good morning mga kapatid. Maraming salamat sa ating Panginoon. Amen. Gusto kong kamustahin ang mga online viewers, online worshiper ng Lord. Type nyo nga dyan, God is good. Ayan, Brother Irving Parilla, thank you Lord, you blessing. Ayan, mga kapatid, type nyo dyan, God is good. Kung nararanasan nyo yung kabutihan ng ating Panginoon sa loob ng ilang buwan na tayo magkakasama, online church, walang physical gathering, kamustahin naman natin ang mga supply natin sa mga pagkain, kamusta ang mga ayuda, unti-unti na bang nauubos? Kamusta yung mga sweldo natin? Kakasweldo lang ng akinse, parang Sister Bell, parang paubos na dumaan lang sa bulsa ko. May mga ganyan bang nararanasan ngayon? Kamusta na yung mga lalagyanan ng bigas natin, mga kapatid? Kamusta na ba? Paubos na ba? Ayan yung mga naririnig natin sa mga panahon ngayon, lalong-lalo na yung mga nawala ng trabaho. Ayan na, Sister Bell, pambayad, magkakatapusan na naman. Sana naman kami hahagilap ng mga pambayad ng bills. Marami ba sa atin ang nawawalan, nauubusan, nagkukulang na? Gusto ko kayong i-welcome, mga kapatid. Welcome to Sarepat! Alam nyo ba yung lugar na Sarepat? Ang ibig sabihin nito, this is the Hebrew word. Ang Hebrew word ay ibig sabihin ay refining. Parang tinutunaw na metal. Alam mo yun? It's melting. Ang sabi nga dito, this is the place of testing. Wini-welcome kita ng may kagalakan dahil may nauna na sa atin na nakaranas, nakatira dito sa Sarepat. Ito yung byuda, ito yung kumbaga yung widow na na-encounter ni Elijah, yung ating kapatid na si Elijah, na nagkaroon din parehong experience. Meron tayong tagtuyot ngayon, nakaranas na rin sila ng tagtuyot dati. At ang ating Panginoong si Yahweh, talaga nga naman, na hindi natin maarok yung kanyang isip, maabot yung kanyang kaisipan, maabot yung kanyang kaparaanan, sabi dun sa word sa Isaiah, di ba? Iba yung kaparaanan ng ating Panginoon. Bigla niyang inutusan ng ating kapatid na si Elijah, pumunta ka sa Sarepat. Ayan, kung nakakaranas kayo ng mga kakulangan, pagkaubos, mga kapatid, welcome sa Sarepat. May kagalakan po kayong wini-welcome dahil gusto ni Lord na maranasan nyo ang kapangyarihan niya sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, katulad ng ginawa niya dun sa byuda, dun sa widow na pinuntahan ni Elijah, dahil inutusan siya ni Yahweh na merong magpapakain sa iyo na byuda. At nadatnan nga ito ni Elijah na namumulot pa ng kahoy, mga kapatid. Matatagpuan natin yan sa 1 Kings chapter 17, verses 9 to 16. Kung mababasa natin after itong pag-uusap natin, after this Sunday fellowship, basahin nyo, mga kapatid, at siguradong mabe-bless kayo ng salita ng ating Panginoon. Alam nyo, hindi kayo nag-iisa dahil ito mismong byuda na ito ay nagkaroon din ng matinding pag-aalala dahil nung sinabi ni Elijah, ito napakagaling nitong ni Brother Elijah, no? Sabi niya kasi, pwede po bang makainom? Okay, inumin lang naman eh. So kukuha na yung byuda, alis na, kukuha na ng tubig. Tapos humabol si Elijah, baka naman, pwede mo nang samahan dyan ng kapirasong tinapay. Alam mo, nag-react na yung widow, nag-react na yung byuda. Sabi niya, kung mababasa natin dun sa 1 Kings chapter 17 verse 12, sabi dito, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran mo. Sabi dito, wala na kaming tinapay. Sabi mismo nung byuda, wala na kaming tinapay, pero meron kaming harina at konting patak na lang ng langis. Namumulot nga ako ng kahoy para may panggatong at mailuto ko ang mga ito para naman bago kami mamatay ay makakain kami ng anak ko. Mga kapatid, makikita natin yung sarili natin dito sa byuda na to, na every time na tayo'y may manghihingi sa atin, alam nyo, ano ba yung excuse natin? Masyado nating ini-exage din. Oo, nararanasan natin, may kakulangan talaga, lalo na ngayong pandemya. Kung madalas tayong nagsi-CR, lalo na pag may giving na ganyan, ano bang excuse natin para hindi tayo magbigay dun sa mga humihingi sa atin? Sabi nung byuda, kukunti na nga lang, wala na kaming tinapal, kunti na lang nga yung langis eh. Tapos namumulot na nga ako ng kahoy, mamatay na kami bukas.
ano ba yung pinapalaki natin? Ano ba yung ini-exage natin sa buhay natin? Yung problema ba? O yung kapangyarihan ni Lord sa buhay natin? Dalangin ko na dito sa punto na to, sa verse na to, huwag yung problema, yung exage or i-magnify natin. Palakihin natin yung Diyos na buhay sa buhay natin, yung kapangyarihan niya na kayang-kaya niyang isupply yung mga needs natin. Pero ang maganda, sa simula, nung narinig niya yung kailangan ni Elijah, ito yung respond niya. Punong-puno ng pag-aalala, kulang na, parang ayaw magbigay. Pero nang narinig niya ang salita ng ating Panginoon, sabi kasi ni Elijah sa kanya, huwag kang mag-alala. Sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, sa 14, mababasa natin, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lagayan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Mga kapatid, nung narinig ng byuda na to, yung ginawa niya, naniwala at sumunod siya kay Elijah. Kaya kung gusto natin maranasan yung kapangyarihan ng ating Panginoon, sa gitna na tayo'y nasa Sarepat, sa kakulangan, pagkaubos, mga kapatid, number one, ang gusto ng ating Panginoon, katulad ng sinabi ni Elijah, huwag tayong mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Hindi naman niya nakakadagdag ng bawat minuto sa buhay natin. At sa English version niya, sabi, huwag kang matakot. Mga kapatid, hanggang kailan tayo bubulagin ang ating pag-aalala at takot para mahadlangan yung kapangyarihan ni Lord sa buhay natin. Dalangin ko ngayon, in the name of Jesus, lahat ng mga takot, lahat ng pag-aalala, nililip na ni Lord yung lockdown sa ating mga puso at mga mata, pati dun sa ating mga kamay na hirap na sumunod. In the name of Jesus, nililip na ni Lord ngayon para maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya mga kapatid, number one, huwag tayong mag-alala. Katulad nga na sabi niya, huwag tayong matakot. And number two, pag narinig natin salita ng ating Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, gawin mo! Gawin mo! Amen! At ito nga ang nangyari. Dahil ginawa niya, sabi dun sa sumunod na verse, ginawa nga nung byuda. Ang ginawa niya, nagluto nga siya at binigyan niya mismo si Elijah at kumain sila. At alam mo ba, hindi nga naubos, sabi dito, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Mga kapatid, yung inaasahan nila na hanggang ngayon na lang kami kakain. Pero yung dahil sumunod siya dun sa salitaan ng ating Panginoon, naniwala siya, umabot ng maraming araw yung supply nila. Ganun kakapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. At pinatotoo sa verse 16, hindi nga naubos ang harina sa lagayan at hindi rin natuyo ang langis sa tapayan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. At ngayong umagang ito, sa tulong ng Espiritu Santo, I will be as bold as Elijah. I will be as courageous as Elijah. Na tayo'y huwag mag-alala, huwag matakot, at patuloy na gawin ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag tayong pabulag sa lahat ng mga ito para makita natin yung kapangyarihan na nangyari dati at pwede rin mangyari ngayon. Mga kapatid, dalangin ko ngayon na naririnig mo to, huwag mong patigasin ang iyong puso, buksan mong ating mata, buksan mo rin yung tenga at sumunod tayong lahat. Itaas na natin yung mga ikapo natin at mamaya kontakin mo na agad yung finance scheme natin dahil sigurado kakalimutan, makakalimutan mo yan, baka maagaw pa ng kaaway. Para maranasan mo, kahit kakaunti yan, kayang paramihin niya ng ating Panginoon. Hindi yan mauubos sapagkat yun ang sinabi ng ating Panginoon. Taas na natin yung ating mga ikapo, mga love offering sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Katulad nga ni Elijah, Lord, hindi mo naman hinihingi sa amin lahat, Lord God. Hinihingi mo lang yung para sa'yo. At ikaw naman ang nagsusuplay ng lahat ng mga pangangailangan namin. Paranas mo nga sa mga kapatid ko na kahit nandito kami sa gitna ng Sarepat, Lord God, this is the melting stage, refining stage, testing stage ng buhay namin, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, ng patuloy na maging tapat na sumunod sa iyo. Alisin mo, Panginoon, huwag kaming mabulag ng takot, pag-aalala para mahadlangan ang kapangyarihan mo sa buhay namin. And right now, Lord,
nangungusap ka sa puso ng bawat isa. Marami ang hindi na sumusunod, marami na ang tumigil, marami na ang huminto. At lalong nakakaranas ng mga kakulangan. Lord, in the name of Jesus, alisin mo ang mga pangamba, takot pag-ala para kami makasunod sa iyo. Makapagbigay muli sa iyo, sumunod ulit sa iyo, Panginoon, sa pagbabayad ng igapo. And right now, Lord, alam mo ang puso ng bawat isa. Mararanasan nila ang kapangyarihan kung paano pinarami at hindi nauwas ang supply ng langis sa tapayan at hindi natuyo, Panginoon, ang harina. Dumami, Panginoon. Parehong kapangyarihan din ang gagamitin mo sa lahat ng mga tutuyuan na uubusan, nawawalan, nakukulangan. In the name of Jesus, muli mong paparamihin. Palalaguin, Lord, sa, na mararanasan pa namin, Lord, sa maraming araw magagamit namin ang mga supply na to, Panginoon. Maraming salamat, Lord, tinataas namin ito. Ikaw ang Diyos na nagpaparami, nagpapalago. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Ayun na tayong lahat para sa pagbasa ng ating banal na salita. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa ating sharing about the Word of God as we worship the Lord. Thank you, Sis Ben. And praise the Lord that it reminds us yung widow in Zarephath kung paano nagmilagro ang Diyos, hindi naubusan. And we declare that in your life na hindi po kayo maubusan, hindi kayo matuyuan as we continue to give. Thank you for our faithful brothers and sisters, kingdom partners, for their overflowing generosity and support sa ating ministry. We're praying that the Lord will give you the maximum harvest. Tuloy lang tayo. Alam mo yun? When Jesus comes, at kung ito man ang Panginoon may dumating sa gitna ng krisis at pandemya, we can say to Him, Lord, I've been faithful in my giving. Lord, I've been faithful in my faith. Hindi ako sumuko, hindi ako tumigil. And sabihin sa inyo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Come and enjoy the Master's happiness. Kaya mga kapatid, salamat sa mga kingdom partners natin. Pagpalain ka lalo ng Panginoon. And if you have been blessed by the ministry, hindi ka pa nakapagbigay, huminto, tumigil, kapatid, magpatuloy ka at maging tapat sa maliit para pagkatiwalaan ka ni Lord sa malaking bagay. Be a kingdom partner to. Marami pong paraan para makapagbigay tayo sa gawain ng Panginoon. And in advance, we thank God for your support. Alright, open our Bibles. Are you ready? Ready na ba tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Ini-invite namin kayo to have your Bibles and open it in the book of Psalms. Psalm chapter 18. Ayan. Salmo 18 verse 1 to 3. Ayan. Psalm chapter 18 verse 1 to 3. At habang binubuksan niyo yung inyong mga Bible, again, we are so excited to encourage you, to invite you to join us in our Operation Bangon. Ayan. Salamat sa Panginoon. Kung paano pong pinagpapala ng Lord ang ating mga buhay, personal natin buhay, pamilya natin. Kapatid, binibigyan ka pa rin ng trabaho ni Lord, may sweldo ka pa rin. Let us give back to God. Ibalik natin sa Diyos sa mga pagpapala at makibahagi tayo. Ayusin natin muli ang kanyang bahay sa bayan. And God is giving you clients sa business mo. Magbalik tayo sa Panginoon, sa kanyang tahanan. No? Even the church is affected kasi with the pandemic, but we are praying for a property. We are starting now, rebuilding the broken walls and para pagbalik ng lahat, nakahanda na tayo para sa mas marami pang dadalhing tao ng Panginoon sa kanyang kaharian. And join us. Give generously. Give cheerfully. Every peso will count. Nandyan po yung ating GCash. Nandyan yung ating BPI account. Tulong-tulong po tayo. If God has touched you, if God has healed you and answered your prayer, may encourage ka namin. Ibalik natin sa Diyos ang pasasalamat sa pagbibigay natin. And I know that you will be continue to be blessed as you do this. And if you're willing to give, mga kapatid, yan ay galing sa Diyos. Yung puso, yung desire, galing yan sa Panginoon. Whatever God tells in your heart, it will be a great help. Magbigay po tayo sa Operation Bangon natin. God bless you as you give. Thank you, Lord. Tayo na tayong lahat para sa pagbasa ng kanyang salita. Thank you, Lord. Sige, sa ating pagtayo, sa Psalm chapter 18, verse 1 to 3, pakitype dyan sa mga may Bible. Thank you, Lord. I am ready. Kahit sa ating mga tahanan, tumayo po tayo sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Psalm chapter 18, verse 1 to 3. O Yahweh, Ikaw ay aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kandungan. Tagapag-ingat ko at sanggalang.
Kay Yahweh ako tumatawag sa aking mga kaaway, ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Manalangin po tayo. Let's go sa eyes and bow our heads. Salamat po, Panginoon. We honor you tonight, today, Father, sa pagkakataon na meron kaming kalayaan na makarinig ng makapangyarihan mong salita. We pray in the name of Jesus, Lord, na patuloy ka pong magturo, mangaral, mangusap. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan, kaalaman, at maging pangunawa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging bukas ang aming puso at isipan. Maunawaan namin ito na kahit dumaranas kami ng iba't ibang rejection sa buhay namin, na ang puso namin ay maging matatag sa mga salita at pangako mo. And Lord, we pray today sa pagdinig ng salita mo, magkaroon ng mga pagbabago sa aming buhay. Makaranas po kami ng changes, makaranas ng mga ng pag-ibig mo, ng presensya mo, ma-experience namin, Lord. And even that, Lord, na kahit na marami kami hinaharap na pagsubok, yung word mo na maririnig namin ngayon will give us comfort, will give us peace, will give us joy, will strengthen us. Na, Lord, yung salita mo ang aming gabay, liwanag. Matututo kami, Panginoon, sa iyo ngayong umaga. Kaya, dalis namin yung mga distraction at magpo-focus lang kami sa pakikinig sa iyo. Sobra pong importante ng salita mo sa amin. Kaya, Panginoon, maging malinaw po. Speak with clarity, Father, and authority and power to us and through us. Let your light shine so bright. And even in our homes, brighten the spiritual atmosphere. Let us experience, Father. Maraming salamat, Lord. And as we pray and we preach the word, magpapagaling ka ng mga tao. Even those who are mentally and emotionally in pain and sickness, physically, spiritually, Father, you will heal them in the name of Jesus. And lahat po ng ito, Panginoon, pinatanggap, pinananampalatayaan namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening para sa iba. Thank you, Lord, for this opportunity that we have to hear and share to you the Word of God. Kaya buksan po natin yung ating mga puso at dalangin ko, salita ng Diyos ay maging gabay, lakas, pagpapala sa ating lahat. Okay. Sa October na ito na pinagpe-pray natin and declaring the month of dunamis power, we are talking about in the middle series, no? Ito pong mga bagay sa ating pagtakbo bilang isang mananampalataya ni Jesus, eh sa simula at sa gitna alam natin na hindi pa tapos yung ating takbuhin. Meron pa tayong laban at sa gitna po ng ating takbuhin, marami tayong mga hinaharap. Nandiyan ang sufferings, nandiyan ang uncertainties, at andito naman, ma-experience natin, we are, or maybe you're experiencing right now, rejections. Last week po, pinag-usapan natin as we review, sa gitsa, takbuhin natin in the middle, yung uncertainties, yung hindi natin alam kung kailan ba mangyayari, matutupad ang pangako ng Diyos. We are sure of this, that God's word and His promises, God is sure. No, sigurado, He is certain. And ito yung word na binigay natin last Sunday, S-U-R-E, sigurado, sure. Kailangan po kapag hindi natin naunawa ng mga bagay, ang dami mga panag, mga tanong na hindi masagot, let us strongly refuse to be discouraged. Alisin natin na tayo panghinaan ng loob. Let us continue to utilize, let you, God-given grace, na meron ang lakas eh. At kung nasaan ka man ngayon, kapatid, anong trabaho mo ngayon, business mo, saka inilagay ng Panginoon, huwag ka ma-discourage. Patuloy mo lang gawin ang pinapagawa ng Lord sa iyo. Letter R is to continue to remain righteous. Listen to God. Huwag tayong, alam mo yung bumalik na sa dati nating buhay. Patuloy nating luwalhatiin ang Panginoon sa buhay. And then letter E, to sure, is endure hardships. Kasama po talaga ang pagtitiis. Gagawin sa sarili mo, kasama din ang Panginoon. And today, we will talk about this thing that we every day in our life. Na kapag hindi ka naging maingat sa bagay na ito,
Kapag hindi mo alam ang gagawin, respond, kapag hinarap mo to, encouragement. Lose our hope. Ito, ang hirap naman pala niyan. And today, we will talk about in the middle of rejection. Tama? Napakarami nating rejection na hinaharap. And pag-uusapan natin, ano yung dapat mong gawin kapag nakaka-experience ka ng rejection? And paano tayo magre-respond kapag tayo ay nire-reject? Ano ba yung word na rejection? Okay, sa pagsisimula natin, sabi sa dictionary, the dismissing or refusing of proposal, idea, or etc. Sabi dyan sa mga kaparehan niyang salita, rejection is forsaking. Pag-hirap yan. Abandonment, iniwanan ka. Snubbing, hindi ka pinansin. Avoidance, iniiwasan. Non-acceptance, ayaw kang tanggapin. Talaga yan, totoo na ayaw natin na ma-reject. Masakit po ma-reject, mahirap nga po eh. Kaya, alam mo yun, matagal yung epekto ng rejection sa puso, sa isip ng tao eh. At kapag hindi natin alam kung paano tayo tamang mag-respond in the middle of rejection, magkakaroon tayo ng mga doubts and discouragement that will lead to discouragement and susuko ka na. Kung pwede nga lang, itong... Pero alam mo, ayaw natin, hindi talaga natin siya maiiwasan eh. Talagang haharap po tayo sa bawat rejection sa buhay natin. And alam niyo ba sa mga Kristiyano, ang rejection ay isa sa mga dahilan kaya ayaw nilang mag-invite. Ayaw mapahiya doon sa pag-share. Diba? Siyempre, hindi ikaw yung... Yung mga ayaw mag-share ng gospel, yung ayaw mag-invite sa ating mga... Kasi isa sa mga takot yung ma-reject. No? Natakot sila na masabihan na hindi maganda, mapag-isipan ng masama. Lot of rejection. And ngayon, isasabihin natin, kwento namin sa inyo, isang tao na isa po siyang hari who faced a lot of rejections in his life. Siya po si King David. Ayan, siguro nabasa niyo na yung istorya niyan. We know David facing Goliath. Pero bago po siya maging hari, before siya ma-defeat, bago niya ma-defeat si Goliath, yung proseso ng pagiging hari niya, maging sa pakikipaglaban niya kay Goliath, humarap po yung pang-uri ng... And sinasabi dito sa buhay ni David, tayo pong mga mananampalataya ni Jesus, in the beginning, middle of our journey, we face rejections. As we start, alam mo, pag binuksan mo yung Bible, sa 1 Samuel 16, verse 3, kumbaga ito po yung time na nirejection. Sabi ni Lord kay Samuel, pumili ka, sige, sa verse 3, imbitahin mo si Jesse, tatay po yan ni David, no, na sumama sa tuturuan kita kung ano gagawin mo. Ituturo ko sa iyo yung anak niyang pili ko para maging hari. Papahira mo ng langis yung kanyang ulo. So, nung dumating si Samuel, alam niyo po yun, talaga isang privilege na yung prophet of God ay pumunta sa bahay mo. Diba, i-invite ka and Jesse, lahat ng mga anak mo, tawagin mo, pipili ng hari ang Diyos. And so si Jesse naman, tinawag niya yung mga anak niya. And this time, kumbaga parang mayroong magandang okasyon sa iyong tahanan. Siyempre, di ba gusto mo kasama lahat ng family mo? Lahat ng mga anak mo, tatawagin mo yung mga lalaki, tinawag niya. Sabi niya, ito, yung panganay, sabi ng Lord, hindi. Yung pangalawa, hindi. And then, lahat na, mga kapatid. Pero alam, meron silang hindi invite. Mismong si Jesse, patay. Can you imagine that? From his family, ay hindi siya inimbitahan. Kaya lang, katrabaho, saga ng alam niyo yun, mga kapatid, na para bang sa puso ni David, dapat ganun. Hindi man lang ako inimbitahan. Ito ba ngayon, as you watch and listen, you are rejected sa mga importanteng okasyon ng buhay mo. Sa mga kaibigan mo, di ba, nakalimutan kang invite. Debut, kasal ng best friend mo, ng relatives mo, wala kang invitation. Wow!
Sakit nun, di ba? Kasama yung, sa school, di ba, kasama kang gumawa ng mga project na yun. Ikaw yung pinakamasipag. Tapos, wala yung pangalan mo dun nung pinasa. Kinalimutan ka, dinisregard ka. Yung nagpasa na ng listahan, yung supervisor mo, ipopromote, bibigyan ng bonus sa mga masisipag. Alam mo, maganda performance mo. Nag-close din kayo ng team leader nyo, ng supervisor mo. Tapos, wala yung pangalan mo. Alam mo, si David, ganun yung an important occasion. Choosing a king, sabi ni Samuel, piliin mo lahat. Tawagin mo lahat, pipili ang Diyos. Pero hindi niya tinawag lahat. David, hindi niya inipay. Wow. Rejection from his family. And nagpatuloy pa yan in 1 Samuel chapter 7. Ni Jesse, saka kay David. David, sige, magdala ka ng mga pagkain. I-inform mo na rin ako ano ba nangyayari sa kanila to. And then that's the moment na pagdating dito, verse 26 to 28, nakakita niya, di ba? Ba't ba kayo natatakot? Bakit ba kayo nagkakagulo? Biglang nagsisigawan. Ito, si Goliath, ando na nga. Kaya, iniiwan niya yung pagkain dun sa supply keeper. Sabi niya, nagtanong si David in 1 Samuel 17, 26 to 28. Sabi ni David, sino ba yung Pilisteo na yan na hindi nakakakilala? Humahamo sa mga sundalo ng buhay na Diyos. Ano bang matatanggap pag napatayan? Para matigil ng panghihiyaya. So parang tapang ni David dito, di ba? Sumagot yung tao, tulad ng narinig mo, yun ang ganding pala, kay Goliath. Alam mo, habang nagkukwento, nagtatanong si David, dumating yung kuya niya, si Eliab. In verse 28, kung marinig ni Eliab, teka si David yun ah. Ito yung nakakatandang kapatid David. Nakipag-usap si David sa mga tao, nagalit. Itong si Eliab, alam mo sabi ng kuya niya, bakit ka pumunta rito? Sino pinagbantay mo sa mga tupa doon sa ilang? Akala mo kung gano'ng kayabang, pumunta ka lang dito para manood ng labas. So alam mo yung kumbaga, parang yung kapatid mo, yung kuya ni David, yun pa yung nang maliit sa kanya, yung pa yung nawala ng tiwala sa kanya. And experience mo ba yun sa mag-anak mo, yung pamilya mo, yung tiwala sa business na product mo, yung ayaw bumili sa'yo. Alam mo yun, pinag-iisipan ka ng hindi maganda. Si David, nagdala siya ng pagkain, no? Kanya, pero hindi na-appreciate. Nagdadala ka ng food, binibigyan mo ng tulong, sinusupport mo, pero alam mo yun, wala ka man lang natanggap na appreciation. Rejection. Rejection of the things we things. Napapasalamatan, alam mo yun, makakalimutan man lang, magsabi ng wala man lang, salamat. Walang ganun, kundi nilahit pa yung regalo mo, nilahit pa yung pinigay mo, di ba? Wow, ang hirap naman yung pastor. Yung humihingi ka ng tulong sa anak mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. How will you respond? Kaibigan mo, kinakamusta mo na, minessage mo, tapos sasabihin sa'yo, sino ka, bakit ka nandito? Diba? And even as we bring them to Jesus, tapos di tayo pinapansin. Sabi, next time na lang, please, sabi, kapag may time na lang kami. And alam nyo, sa dami ng rejection, his own family, si David, hindi pa natapos. Nung naging hari po siya, away mo at nagpaplano ng masama. Tapos, from the start of the life of David, before he became a king, hanggang maging hari siya, talagang dumanas ng yan, thank you Lord. Woo-hoo! Alam mo yun? Salamat sa Diyos. Tuloy tayo. I'm... Okay. Yun sa buhay ni David, as we continue, mga kapatid, from, nagkaroon kasi ng reconnection, no? From the life of David, na may rejection siya sa simula ng kanyang buhay, nung siya ay naging hari, na-experience ng iba't ibang uri ng rejection. Kahit nung bata pa hanggang matanda na si David, marami pa rin rejection. As you listen right now and you watch, no, paano ba tayo mag-deal sa mga rejection? Lalo na kapag sa pamilya, mga kaibigan, and even sa ibang tao. Sinasabi ng Bible that rejection is real. It is the reality of our life. No? Part to ng buhay natin eh. Paano ba natin ito mapagtatagumpayan? Kapag tayo nakaka-experience ng rejection, pag-uusapan natin ngayon,
ano ba yung sinasabi ng Bible na dapat maging buhay natin, gagawin mo, maging ready tayo pag makaka-experience tayo ng rejection. Well, alam mo naman talaga yung sagot. Lagi natin sinasabi, di ba, pag tinatanggihan tayo ng tao, example, yung mga product mo, binibenta mo, di ba? So, tanong ng presyo, maraming details, yung pala, alam mo, sale na, tapos, di pala bibili, di ba? Para bang rejection yun, di ba? Alam mo yun, yung may gusto kang tao, di ba? Binigyan mo ng mga regalo, alam mo, gusto ka rin kasi nagre-reply sa'yo. Yung pala, hindi. Akala mo, di ba, yung grade mo, mataas, ikaw yung number one, yung pala, hindi pala ikaw yung number one. Mga kapatid, ano yung sinasabi natin kapag tayo nakaka-experience? Ano sinasabi ng mga tao? Okay lang yan. Di ba, naririnig mo yun? Di pala, okay lang yan. Sa susunod na lang, may benta ka din. Sa susunod na lang, meron ka rin, ano, makakabahaway ka din sa mga grades. Ano sinasabi? Okay lang yan. Di ba? Ano sinasabi kapag ikaw eh, hindi ka nagustuhan ng gusto mo? Okay lang yan. Marami pa dyan, di ba? Kaya ang points na sasabihin ko sa inyo, yung four letters na yun. Okay. Okay, okay lang yan, kapatid. O-K-A-Y. Kahit ma-reject, okay lang yan, mga kapatid. Paano tayo magiging okay? Ready na tayo? Okay, sige. Thank you, Lord. Okay lang yan. Letter O. Okay, kapag nakaka-experience tayo ng rejection sa ating buhay. Number one, yung first point, letter O, is let us, yung onward focus on God's power. Onward focus on God's power. When we are rejected, do not focus. Kaya ang point natin, letter O, is onward. It means onward, move forward, move on, and let us focus on the power of God. Na kahit na... Ayan! Thank you, Lord! Nag-switch natuloy tayo sa mobile data natin. Alright. Sige, hintay lang tayo ng kaunti, mga kapatid. Kapit lang. This is live. Thank you for watching and joining us. Kasi importante, no, itong ating pag-uusapan. Importante yung paano natin haharapin yung mga rejection. Alam ko, nanonood ka, nakikinig ka, you are experiencing a lot of rejection sa mga nagbe-business and even dun sa mga online school, even dun sa mga kapatid natin na talaga namang may mga pinagpe-pray, nag-i-invite, we are facing a lot of rejection. So, simula ulit tayo, ano ba yung letter O? Okay lang yan, kapatid. Letter O, yung isa sa mga experience natin kapag tayo na-reject. Letter O, yung focus natin onward. Dire-direcho, onward focus on God's power. Huwag tayo mag-focus dun sa kahinaan natin. Huwag tayo mag-focus dun sa mga sinasabi nitang hindi magaganda. Yes, we improve. Pero kapag dun ka lagi tumitingin, mawawalan ka ng pag-asa eh. Bababa yung self-esteem mo eh. So, it means onward, let us focus and move on in God's power. Ang pag-iisipan natin, ang tutuunan natin ng pansin sa buhay natin ay yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Yung mga bagay na ginawa niya na sa buhay natin. Alam mo, yung time na si David ay nagdesisyon na harapin tong si Goliath, di ba nireject siya nung kanyang kapatid ng kuya niya, si Eliab. Tapos pagdating nga kay Saul, eto pa, pati si King Saul, nung nakita si David, sabi niya, ako lalaban dyan. Alam mo, sabi ni King Saul sa kanya, 1 Samuel 17:33, sumagot si Saul. Sabi niya kay David, listen, harap-harapan. Hindi mo kayang makipaglaban sa kanya. Bata ka pa. Abang siya ay mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. Wow! Harap-harapan sa kanya. Narinig niyo ba yan sa buhay? Hindi kaya? Hindi mo kaya yan. Ako, mahina ka. Bata ka pa. Ang laki ng kalaban. Mahirap ang negosyo ngayon. Ako, hindi ka na magtatagumpay. Marami ka na mga kakompetensya. Dehado ka. Alam mo yun? But, para bang lahat ng mga focus, lahat ng tao ang tinitingnan yung kahinaan mo at yung kalakasan ng kalaban natin. Pero alam mo, sabi ni David, ito sagot ni David. In 1 Samuel 17, 34-37, ito sagot ni David, listen, matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa ng mga tatay. Kung may leon o oso, tatangay sa tupa, tinutugis ko, binubugbog ko yun. Kinukuha ko yung tupa, kung lalaban, hinuhuli ko sa leeg, hinahambas ko hanggang sa mamatay. Nagawa ko po ito sa mga leyon at oso.
gagawin ko rin ito sa Pilisteyong yan na hindi nakakilala sa Diyos. Sabi niya sa verse 37, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa leyon at oso ay siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong yan. Can you see that? Na kahit na ang focus ng mga tao ay dun sa kanyang pagiging bata, pagiging mahina, hindi siya marunong lumaban, he was rejected. Hindi mo kaya. Nag-focus si David sa kapangyarihan ng Diyos. Let us onwardly focus on the power of God when we are rejected. Because rejection can lead us to be discouraged. Kaya every time yung mga tao i-reject ka, hindi sila maniniwala sa'yo magpalit ka ng focus. Huwag mo silang tignan. Huwag ka mag-focus doon sa rejection nila. And minsan huwag ka rin mag-focus sa sarili mo. But onwardly focus on the power of God. Kung anong kayang gawin ng Diyos, okay lang yan. Amen. Hindi ka maniwala ngayon sa Prada ko, okay lang. Si Lord magpapadala sa akin ng mga talagang maniniwala sa produkto. Kung hindi ka bumibili, okay lang yan. Sige, si Lord magpapadala. Mas maraming bibili sa akin. Kung ayaw sa'yo nung gusto mo, di bali, okay lang yan. May mas better na naghihintay sa'yo. Kung hindi ka i-promote sa office, okay lang yan. Hinahanda ka ni Lord sa mas mataas na posisyon. Amen? Okay lang yan. Onwardly, focus on the power of God. Letter K. Letter K is very important. Know. Know. Alamin mo, know your identity in God. Kailangan kilalanin mo at alamin mo kung sino ka ba sa harapan ng Diyos. Know your identity with God. Ito yung awit ni David. Nung siya ay nagtagumpay, niligtas siya ni Lord kay Saul. Psalm 18 verse 1 to 2. I'm reading in the New Living Translation. I love you, Lord, sabi ni David. You are my strength. The Lord, my rock, my fortress, my savior, my God is my rock and protection. He is my shield, the power that saves me, and He is my place of safety. Alam mo, in just two verses, mababasa mo yung salita paulit-ulit, ginamit yung word na my. Siya ang aking, siya ang aking, siya ang aking, yung word na my. Na sinasabi dito ni David na yung kanyang identity nasa Diyos. Hello? Yung kanyang identity nasa Panginoon. Na hindi magbabago yung kanyang identity dahil siya'y na-reject sa buhay. Hindi siya na nasiraan ng loob. Naging buo pa rin ng kanyang pag-asa na magpatuloy kahit siya, sarili niyang ama, ni-reject siya. Hindi siya nagpa-apekto sa mga masasamang salita laban sa kanya. Bakit? Yung kanyang identity, alam niya, nasa Diyos ako eh. Tanggap ako ng Diyos eh. Lord, alam ko si Lord, kilala ko si Lord, sa kanya ako eh. Listen, do not let rejections and failures define who you are. Let God define who you are. Sabi nila, mahina ako. Pero ano sabi ni David? The Lord is my strength. Sabi nila, matutumba ako. Hindi. Hindi ako matatala because the Lord is my rock. Hindi matitinag ang aking Diyos. Matibay ang aking kinakatayuan. Sabi nila, wala akong pupuntahan. Wala akong pag-asa. Hindi. Sabi nila, mag-isa lang ako. Hindi. Walang tatanggap sa akin. My God is my fortress. He will protect me. He will provide for me. He will give me relief and security. The Lord is my Savior. Sabi nila, hindi ko kaya si Goliath. Sabi nila, hindi ako magtatagumpay. No, the Lord is my deliverer. He will give me victory. Alam mo yun, hahanapin mo yung identity mo sa Diyos. Kilalanin mo kung sino ka sa Diyos at sino ang Diyos sa buhay mo. Remember this. We are now in Jesus. Remember that anyone who is in Christ is a new creation. If you are new creation in Christ, walang rejection, no rejection or any kind can change and define who we are. Walang rejection na makapagbabago kung sino tayo kay Kristo. For God has given us a new identity. Our identity is we are now the children of the Most High. High God. Yes, we may be rejected, but to God, we are accepted.
tandaan mo yung verse na ito. Colossians chapter 3, verse 3 to 4. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama. Makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kung ma-reject man tayo, kailangan. Know your identity, God. Kahit ma-reject ka, anak ka pa din ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos at hindi na yon magbaba. Amen? Okay lang yan, kapatid. Letter A. Itong word na to is amend our foundation in God. Every time we face rejection, mga kapatid, the word amend, A-M-E-N-D, amend, it means to make or to become better, to remove the errors, to remove faults. Alam mo yun? Kapag tayo na-reject, kumbaga para bang tayo kailangan magbago. It makes us better. Inaalis sa atin yung pagiging masyadong sensitive. Ay, alisin natin yun sa buhay natin, yung pagiging manipis. Na para bang halos lahat ng issue sa buhay mo, pinipersonal mo na. Hindi niya talaga ako gusto eh. Hindi, talagang namimersonal yan. Hindi, ayusin natin yung mindset natin. To amend, it means to enrich. It means pagtibayin. Pagbutihin natin yung pundasyon ng buhay natin. Every time we face rejection, mga kapatid, mapapansin mo, somehow, it reveals the foundation of your life. Malalaman mo kung matatag ka ba sa buhay kapag na-reject. Tama ba? Anong foundation ng buhay mo? Matatag ka ba sa buhay mo? And matitest yan kapag na-reject ka. A lot of people, ano yung foundation natin? Maraming tao, they build their foundation on their family, friendship, their career, the businesses, and hindi naman masama na magkaroon ka ng mga bagay na yun. Maganda na meron. Pero kapag ang pundasyon mo ay nandoon sa mga bagay na yun, paano pag tinalikuran ka ng iyong pamilya? Paano pag yung tulong na ina-expect mo hindi nila binigay? Yung kadugo mo, sila pa yung naninira sa iyo. Paano yung kaibigan mo na para bang pinagkakatiwalaan mo, siya pa yung naninira sa iyo? Paano kapag hindi kanya nagawang ipagtanggol? Sa karir mo, paano kapag yung negosyo mo, yung trabaho mo humina? Kapatid, kapag dito nakatayo yung pundasyon ng buhay natin, mahina itong pundasyon. Para kang nagtayo ng bahay sa buhangin natin. Sabi ni Jesus sa kanyang sermon, di ba? Matthew chapter 7, 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay umula ng malakas, bumaha, binagyo ng malakas na hangin ang bahay na yan, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng salitang mo, hindi naman nagsasagawa, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhay. Umulan ng malakas, bumaha, binayo, malakas na hangin, ang bahay ay bumagsak at lubusang nawala. Kaya mga kapatid, every time we face rejection, let's amend. Let's become better. Alam mo, let us enrich the foundation of our life to the Lord. Ito yung awit ni David doon, nung tumakas siya doon sa kanyang anak na si Absalom na nag-alsa laban sa kanya. Ano sabi niya? Sa awit chapter 71, verse 1 to 6. Sabi rito, sa'yo lang, Panginoon, lubos akong nananalo. Huwag mo po akong pabayaang mapahiya at malubing. Tulungan mo po ako sapagkat ikaw ay matuwid. Ako sana'y sagipin sa daing. Ikaw nawa ang maging buong ko, aking ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalan. Can you see that? Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban sa kuko ng mababagsik. Pabayaan. Sinasabi rito ni David na, Lord, nakatayo po ako sa iyo, hindi mo ko pababayaan. Yung pundasyon ko, bato, sa iyo ko naniniwala, sa iyo. Nasa iyo yung hope ko, Lord. Wala sa business ko, wala sa posisyon ko, wala sa diyan yung pag-asa ko. Kapag humaharap ako ng mga pagsubok sa buhay, nakatayo pa rin ako sa bato. Sino ang pag-asa mo ngayon? Trabaho, pera, negosyo? Kapatid, maganda yan. Pero huwag mo nag-diyan kasi ang buhay mo ay nakadepende dun sa mga bagay na nakikita, nawawala yan. Sabi pa ni David, maliit pang bata ako sa iyo, may tiwala na, Lord. Bata pa lang ako, nagtitiwala na ako.
ako sa iyo. Verse 6. Sa simula pa, wala akong inaasahan sa aking kundi tanging ikaw lang. Kaya naman, ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Let us build our foundation on the Lord Jesus Christ. He is our rock. Yung kanyang pagiging tapat. Kasi alam mo kapatid, kapag lahat na nawala, merong mananatili. At yun, ang kontestol na bato. And as we speak of pagiging okay lang yan, letter Y, let us yield our confidence on God's heart sa puso ng Diyos. Yung pagtitiwala natin na sa puso niya naman, yung takana niya tayo. The word yield, it means to give way. It means to surrender our confidence. Sabihin po, kahit tayo dumanas ng maraming rejection, hindi mawawala magmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi magbabago ang pag-ibig. Sabi sa Psalm 18, verse 18 to 19, sa New Life Version, they stood against me in the day of my trouble, but the Lord was my strength. He brought me out into a big place, a safe place, because He was pleased with me. Sa Tagalog, nalulugod siya sa akin. Sa ako'y kinalugdan niya. Yung word na kinalulugdan, nalugod, o yung pleased, it means delight. Literally means, God is paying attention to you. Nakatingin siya sa'yo. Alam mo yun? Ang alam mo yun na kung mga tao i-reject ka, mga tao hindi ka tanggapin, remember this verse that God is looking to you, He notices you, He notices siya sa'yo, nalulugod siya kapag ikay nakikita niya. And it is the opposite of rejection. He pays attention to us. And alam mo yun, natutunan kaya huwag tayo rejection. Of God's attention sa atin. Diba sa buhay mo, confident ka kapag accepted ka. Kapag gusto ka ng mga tao, confident ka. Maraming mga naniniwala sa'yo, tanggap ka nila. Oh, but thank you Lord, diba? Nakakaboost talaga ng self-esteem kapag, alam mo yun, marami kang benta, alam mo yun, talagang ito eh, nagiging kilala na sa school kasi matataas ang grade mo, na-promote ka. Somehow, nagiging confident ka eh. But the question is, paano kapag hindi yun nangyari? Paano kapag hindi ka nila tinanggap? Paano kapag ayaw nila sa'yo? Paano kapag pag nire-reject ka talaga, hindi ka nila magustuhan? Bababa na ba yung tingin mo sa sarili? Ito yung solusyon, kapatid. Yung letter Y. Yung yielding our confidence sa puso. Pag-ibig ng Diyos nandoon tayo. Doon tayo sigurado, doon tayo masaya. Ilagay natin yung ating pagtitiwala na merong Diyos na tumanggap sa tunay na nagmamahal. Kahit hindi nyo ako magustuhan, merong Diyos na tinatanggap. At kapag alam mo mahal ka ng Lord, kapatid, merong tunay na nagpupuno ng pag-ibig sa kahit hindi na kailangan ipagpilitan yung sarili mo. Mahalin ka niya. Amen? Hindi mo na kailangan ipagpilitan yung sarili mo na, sige, tanggapin nyo na ako, please naman, gagawin ko lahat, matanggap nyo lang. No. Hindi kanila tanggap. Basta ang isipan mo, tanggap ka ng Panginoon, you understand the love of God for you, okay na yun para sa akin. Dahil nga ganun, punong-puno ka ng pag-ibig ng Lord, eto, hindi mo na iisipin gumante. Diba minsan, parang pag nire-reject ka, eh, babangon ako. Papakita ko sa iyo. Mali kayo sa pagre-reject nyo sa akin. Papakita ko sa inyo. Basta, babalik ako. Para makita kayo sa ginawa nyo sa akin. Hindi mo na kailangan gawin. Pagtatanggol din yung sarili mo kung hindi gawang mahalin. Kaya listen to this. You watch and listen. Kung ikaw feel mo mag-isa ka din. Kasama ka ni hindi kanya iniiwan. Amen! Tingin mo ba, para bang pinabayaan na yata ako, Lord? Hindi na ako naaalagaan ng mga anak ko. Kasi matanda na ako. Hindi
Jesus, hindi kanya papabayaan. Maaring sinasabi mo, iniwanan ka ng mga magulang mo, pinamigay ka, kapatid, hindi. Sabi ni David, ha, kahit yung kanyang mga magulang, sa Psalm chapters 27, verse 10 to 11, iwanan man ako ng aking mga magulang. Kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Amen! Diba yung mga taong pinagkakatiwalaan mo kahit hindi kanila mahalin? When you yield your confidence into the heart of God, to the love of God, okay lang. Okay lang. Kasi si Lord naman ang mag-aalaga sa akin. Feel mo ba para bang dahil meron wala ka na? Feeling mo ba para bang kinalimutan ka na? Wala ka na. 46 verse 4, aalala hanggang sa tumanda. At ito'y aalaga. Kung ako kayo at ililigtas, maring hindi ka na nakakapansin sa iyong mga anak. Pero ang Lord, pansin na pansin. Kung isipin niyo, kapatid, si Lord, lagi siya na. Parang feel mo, hindi ka na mahalaga. Kapatid, si Jesus, bumaba. Diyos, nasa langit, bumaba. Para lang mamatay pa. At ganun, kaalaga sa Panginoon. Langin ko, as we face rejections, a lot of rejections, let us yield confidence into the heart, to the love of God. Alam niyo, totoo yun, na tabuhay natin, kapag, kaya yung iba ang nagiging dahilan, kaya ayaw nilang magmahal. Because natatakot silang ma-reject. Di ba sa pag-ibig, kapag nagmahal ka, talagang may risk talaga. Susugatan ka, marireject ka, tatanggihan ka ng pag sa pag-ibig na binibigay mo. Ang worst pa nga dyan, yung pagmamahal mo, niloloko ka lang pala. Kaya pero, sabi mo isa, talagang tunay na ang totoong nagmamahal sa yung lagi nasa peligro. Every time we choose to love, meron talagang risk. At alam mo, ganyan ang Lord tayo. Tunay yung pagmahal. Maraming pagkakataon. Talaga yung pagmamahal na sa atin. Binigay niya everything for the world. Namatay siya sa cross para sa atin. Binigay niya yung kanyang sariling buhay. But a lot of times, nire-reject. Yung pagmamahal niya, pinapalitan natin ang pag-rebel. Maraming pagkakataon, sasaktan natin. Puso ng Diyos. Maraming pagkakataon, binibigay ni Lord sa atin yung kanyang pag-ibig, pero pinatanggap. Ilang beses natin siyang niloloko. Nasabi natin, Lord, gawin mo to, magbibigay ako sa iyo. Lord, baguhin mo to, gagawin ko to para sa iyo. Maraming pagkakataon sa kanyang walang hanggang pag-ibig. We have rejected the Lord's love. We have rejected God in our life. And I pray right now, kahit gaano at karami ang rejection na natanggap ng Diyos sa atin. Kahit ilang beses natin siyang paulit-ulit na sinasaktan dahil sa buhay nating hindi kaayon-ayon sa Panginoon. Every time na lalapit tayo sa Panginoon. Kasi mahal ka. Every time na lalapit ka sa Panginoon, patatawarin ka pa rin. Kasi mahal ka din. And right now, as the Lord is giving us His love, narito na yung pag-ibig ko sa iyo. I pray na hindi mo na tutanggihan. I pray na yung kanyang pag-ibig sa atin ay magsilbing pagbabago, magdulot ng pagbabago na sa kanyang dakilang pag-ibig, ibalik natin sa kanya. Luwalhatiin natin ang pangalan ng Panginoon. Our heads. Panginoon, maraming pagkakataon you. Tinanggihan namin yung mga inaalay mong magandang plano.
yung daan na dapat namin tahakin, hindi namin sinunod. Pinili namin yung sarili naming kalooban at hindi ang kalooban mo. That's why we're facing a lot of problems right now, Lord, because we have rejected your will, your ways, your plans in our life. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ibinigay mo at pinakita ang pagmamahal mo sa amin nung namatay ka sa krus. Kahit makasalanan pa kami. Kaya, Panginoon, ngayon ang tawad. Tatanggapin ka namin ang pag-ibig mo, ang ginawa mo sa krus. If you're that person today, you're saying, maraming beses ko ni-reject si Lord. Sumusunod. Tuwa siya sa akin, hindi ko ginagawa. Sinabi ko, nangako ko, ibibigay ko to, hindi ko binigay. But right now, God still loves you. Kahit ni-reject mo siya, tatanggapin ka pa rin. Basta lang lumapit ka sa kanya ng tawad at magbago. You're that person today na sinasabi, I have rejected the Lord many times sa buhay ko. I want you to lift up your hands to the Lord. Taas mo lang yung dalawang kamay mo ngayon. Let the love of God overflow. Let His presence touch you right now. Kung sinasabi mo, kailangan ko ng pagpapatawad ng Diyos, kailangan ko si Jesus sa buhay ko, taas mo lang yung dalawang kamay mo. Sa kanya, galing sa puso. Bigkasin ang ating bibig. Sabihin natin, Panginoon, come on, pray this prayer, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Maraming beses kitang tinanggihan. Maraming beses kitang tinalikuran. Maraming beses akong sumuway sa iyo. Pinubuksan ko po ang puso ko. Patawarin mo po ako, Panginoon. Tinanggihan sa aking puso bilang Panginoon. Sa akin. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa Espiritu. Selyo ng iyong pag-ibig. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Tinatanggap kita sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe na pinatawad ka na ng Panginoon. Kahit maraming beses mo siya tinanggihan, kahit maraming beses mo siyang natin siya niloko, maraming beses natin siyang ginawa ng hindi maganda, kinalimutan na yun ng Panginoon. Can you see how good God is? Na lahat ng kasalanan natin na kung sumabay ka sa Panginoon at pinatawad ka na niya. Dalangin ko na yung pagpapatawad ni Lord ay magdulot ng tunay na pagbabago sa buhay natin kung tunay talaga tayo nagsisi. Tanggapin natin lagi yung kanyang plano, yung kalooban, dahil yun ang the best para sa atin. And we thank God for your life. Yung pangalan mo, sinulat na sa langit. Kasi nagpatawad ang Diyos. Binigyan kanya ng bagong buhay ngayong oras na ito. Congratulations. But before we go, tapos na tayo. Manalangin lang tayo sa bawat isa. And a lot of us were facing a lot of rejections. Marami sa atin na parang pinahihinaan ng loob. Marami sa atin na parang gusto nang sumuko dahil sa mga rejections. Kapatid, remember that. Okay lang. Let us onwardly focus on God's character. Kay Lord tayo mag-focus sa kanyang power, sa identity natin, nakatago sa kanya. Pati bahayan natin yung pundasyon natin. Doon tayo lagi manala. Can you close your eyes and bow your head one more time? Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga rejections na aming pinagdadaanan. Tatatag, pinalalakas. Lord, tulungan mo kami ituon yung aming mga mata, isipan,
to move forward. Sa iyo lang kami titingin. Sa kapangyarihan mo, sa unchanging nature mo, Lord, sa faithfulness mo, doon kami titingin. Tulungan mo rin kami, Lord, na mahanap, Lord, yung identity namin sa iyo. Kung sino ka sa buhay namin, na kahit hindi nila kami tanggapin, Lord, tatanggapin mo kami. Kahit hindi nila kami approve, you will approve us. And you have accepted us already. Maraming salamat po, Lord. Pati ba pagsunod, pang tumayo kami sa bato, kahit dumating mga bagyo, mananatili kami nakatayo. And salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. As we face rejections, Lord, let this word be a reminder for us. Okay lang yan, Lord. Kasi meron Diyos na nagmamahal sa amin. Okay lang yan. May maganda kang ginagawa sa aming buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Tinatanggap po namin ang salita mo, tinatanim sa aming puso. Tutubo, lalago, magkakabunga, makikita pagbabago, magiging matatag kami sa buhay. And even we face rejection, okay, we'll be okay. There is a yes of God. Salamat Lord. Tinatanggap sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay, sabihin natin, Amen! Amen! Thank you, Lord! Palakpakan natin ng Diyos for that powerful message. Salamat sa Diyos! Amen! Ayan, salamat sa Panginoon! Amen! Thank you for joining us today sa ating online Sunday service. We bless the Lord for your life. And sabay-sabay natin ideklara, tayo nga yung mga tunay ng mga anak ng Diyos na pinatawag. Ready, sabay-sabay. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Sigaw mo, power is in you. Messiah! Thank you, Lord. God bless you. Guys, thank you for joining us on our online Sunday service. Bukas po, kita-kita tayo sa ating OPM, Online Prayer Meeting, Mondays to Fridays, alas 7 po yan ng gabi. Sama-sama natin, tuklasin ang sahin ng Panginoon. God bless you, have a great week! Bye everyone! Bye!